Welcome sa RJ's Farm. So, ang date ngayon ay April 12, Martes Santo. Bali, yung farm natin ngayon ay almost 4.5 months na. So, papakita ko sa inyo kung anong gaano na sila kalaki. Let's go. Bali, ito na yung 4.5 months na tanim natin. Ito yung mga Black River. Bali, sila yung first batch na natanim. Bali, December 1 sila na simula magtanim. Ang si tatang nag-spray. Yan sila. Nasa taas na sila lahat. Bali, yung mga grapes dito, apat na variety. Iba-iba yung ano nila. May malakas tumubo, may mabagal, may madaling masira yung dahon. Yung iba, kahit hindi mo sprayan, hindi nasisira yung dahon. Resistant sila. Kagaya ng mga to, ito yung mga nahuli to eh. Nasa 4 feet pa lang sila, yung kasama nila nasa 6 feet na. So iba-iba din yung tubo nila. Ito namang banda rito, ayan. Itong dalawang line na to, dalawang row. Ano to? Red cardinal. So, red siya. Ayan. Ito, mas marami to. Ayan. Mas mabilis sila. And then ito naman yung ano, katauba. Ito yung sinasabi nilang pinakamatibay na grapes variety dito na madaling patubuin. Ayan. Pare-pareho sila. Ayan, nagsumara na, nakakanopi na sila. Ayan. Tsaka ito, yung dahon niya, malalaki tsaka matibay, yung hindi sila madaling kapitan na sakit tsaka ano, tsaka insekto, di kagaya ng iba. Ito Brazilian, to Brazilian hybrid naman ang mga to. Ayun, oh, nakain sila ng insekto, kaya kailangan nating mag-spray. Yan si tatang. Bali, ang pag may maintain lang na ito ng mga ubas dito, kaganyan, tinatanggalan sila ng mga dahon or yung mga unnecessary na dahon, saka yung mga tendrils nila or parang yung balbas nila, ganun. Kasi para lumaki silang mabilis, para may wala silang kaagaw. Kagaya niyan ito mga to. Yan. Tinatanggal yan. Kasi magiging kaagaw pa nila ng nutrients to eh. Okay lang naman tanggalin to kasi tinatali din naman natin sila eh. Yan. Bali, ang ubas, ayan, mga to, tinatanggal din yan. Mga tumutubo sa ano, sa gilid, sa katawan. Bali, ito yung katawan niya. Ayan, medyo ano na siya, pencil size. So, ayan yung katawan. Tapos, naging, pagkataas, naging dalawa siya. Bali, 2 cordon ang, cordon tawag dito eh. 2 cordon yung ginawa natin para madaling lumaki yung mga katawan niya. So ang ating ano dito, trellis system ang tawag. So balag o trellis.
Pagkatapos dito ng cordon, ito. May mga lumalabas na dito. Ito. Ito mga to. Ito. Yan. Ito yung fruiting cane. Dito lalabas yung pag mature na sila, dito lalabas yung mga bunga. So, kailangan lalaki din to ng pencil size. Ang gagawin natin muna ngayon ay tatanggalan natin ng ibang dahon. Kasi nakakaano sila eh. Masyado maraming dahon. Bumabagal yung paglaki nila. Mas maano ng dahon. So, ito tatanggalin lang. Madali naman silang tanggalin eh. Malutong naman sila. Yun nga lang, malutong din yung isa. Kailan hindi mapuputol. Yan. Tapos tatalian para maganda ang ano siya. Nakadikit siya sa balag. Bali, wag tayong manghihinayang natanggalin ng mga dahon. Kasi kapalit naman ito, magiging malusog sila. Pag maraming dahon kasi, maraming kaagaw yung nutrients. Yan, pati itong mga balbas, yan. Or saccharine, mga tawag yan, saccharine. Nagsisip-sip ng nutrients. Ito pa. Bali, ayan si Tatang nag-i-spray. So, bali ang pag-i-spray, dapat naka-ano ka sa hangin. Hindi ka nakakontra. Para yung gamot, hindi mapunta sa'yo. Hindi malanghap. Ayan. Saka para pag hinanginan, pupunta siya sa kabila. Bali, may spray din yung makakatipid ka sa pag-i-spray. Bali, ang pag-i-spray namin dito once a week. Pero pag halimbawa umulan, maulan, once na nag-uulan, kailangan mo siyang i-sprayan kinabukasan. Kasi aakyat yung mga naninira. Gaya nito, ayan o. Oh, pangit ng ano niya. Butas-butas. Bali, halos nasa taas na sila eh. So, siguro, kung itatry na silang pabungahin, by September siguro itatry natin yung mga ilan na ano dito. Kung kaya na nila. Kasi hindi sila, ang minimum niya, ano eh, 8 months. So, siguro, pag 8 months, medyo may stress pa sila. So, itatry lang muna natin yung ibang puno. Talagang dapat siguro rito 1 year para mature na sila. Dati kasi nag-i-spray kami rito. Isang ano lang, isang mixture lang ganoon, isang mix, 16 liters lang nung maliliit pa sila. Eh ngayon, marami ng dahon, so hindi na kinakaya ng ano, hindi na kaya ng 16 liters, ano na, dalawang ano na sila,
dalawang salangan. Tanggal tayo sa bearings. Malis sa katagalan nito pag humaba na sila, magiging canopy ito. So hindi na makakatagos yung araw niyan. Para magiging ano siya, bubong. Matrabaho nga lang ang mga to. Pero pag namunga to, sulit naman. Sulit sa pagod. Ito naman yung mga Brazilian hybrid. Ano to? Green. Kulay green sila. Yan. Yung mga malalaking, mararaming magbunga yan eh. Minsan, tinatanggal din to. Yung mga tumutubo dito sa bandang baba, ayun o, nagre-regenerate sila eh. Ayan, tinatanggal din yan. Para nako-concentrate. Ayun, kagaya na ito, maniit lang siya. Manibis pa rin siya. Pero once na pumunta na siya sa taas, bigla nang lalaki itong ano niya. Yung katawan niya. Kasi hindi na siya nahihirapan sa pag-akyat. Pa taas, kagaya nito. O nasa taas na siya. So biglang lumaki na yung ano, biglang lumaki yung katawan niya. Ito na yung itsura niya pag nalinisan na siya. Wala na yung dahon niya rito. Tsaka ito na lang sanga. Ayun, mga sanga na lang. Mga tumutubong dahon dito, wala na. Kaya ginagawa to para makapasok yung, madaling makapasok yung hangin. Mahanginan sila para madaling matuyo. Kasi pag nababasa sila, tagal yung basa, nag-ano sila, kakaroon ng molds. O milky medyo. Milky. Tsaka para maging ano sila. Makakonsentrate lahat ng nutrients dito sa sangalang na to. Para mga after 2 weeks siguro magiging ganito na sila kalaki. Magiging parang pencil size na sila. Kaya kailangan ginagawa to itong vine training na tinatawag. Para pagdating ng 8 months, pwede na silang pabungahin. Para ano to, maganda yung foundation nila. Yan. Siyempre, pag maganda yung foundation nila, magiging maganda yung bunga nila. So, tomorrow niyan ay bubungkalin namin itong mga itong lupa. Tapos, pagkatapos bungkalin ay aabonohan, tsaka sabay didiligan.